Meron ba kayong horror stories? Ako kasi meron. Yan. So, nagsimula ito nung bata pa ako, nung nagampun yung mama ko ng isang babae. Yung mga nakakilambuan na siya sa bahay namin. Okay naman siya, wala naman something or anything else sa kanya. Kumbaga siya yung tumatay yung pinakamatanda sa aming magkakapatid. Bukod pa sa panganay namin. So, siya yung pinakamatanda. Nasa 11 years old siya. So, one night, ayan, so, almost night na siya, hapon, na hindi siya nagising. Isipin nyo, mula umaga hanggang hapon. Dahil sa sobrang busy namin, hindi na namin siya pinapansin. Natutulog. Hindi siya nagising hanggang hapon. My father is a pastor, ayan, so, meron kaming church. Kasi mag-i-start na yung prayer meeting. So, kailangan, syempre, kailangan namin gisingin siya kasi mag-i-start na ng prayer meeting ng mga alas 6. Ayan, so, hindi namin siya magising. Parang tumawag pa kami. Tinawag ko pa yung lola ko para gisingin siya. Ninalimpungatan na siya at papagising na siya. Yung kamay niya, nag-i-start to ng nag-shake. Shake kamay niya. Sinasaktan niya sarili niya. Then, parang nag-hysterical siya. Parang sabi, parang tanga to. Kami naman, as sa bata, parang, ano ba to? Parang tanga. Yung kamay niya daw, sinasakal na yung sarili niya, humingi ng tulong. Kami pa ang mga bata, siguro ako 8 years old pa lang, natatawa ako, or 9, something ganyan. Natawa ako kasi ba, ano ba to? Nagloloko ba to? Then, parang naging seryoso na sinasakal niya sarili, inuuntog niya na yung sarili niya sa pader. So parang medyo natakot na kami. Ang nangyari nun, dahil pa-start na yung prayer meeting, nandun yung mga ibang member. Dahil ang bahay namin, katapat lang ng church namin dati. So, tag-usan siya. So, tinawag na rin namin kasi parang may something na talaga dun sa inampo ni mama. Siguro mag-8 months na ata siya bago nangyari nun. Nag-start na siyang nagwawala nung pinainom siya ng tubig ng member ng church. Na parang nag-transform na siya. Parang iniluwaan niya na doon siya nag-start magwala. Then yung papa ko kasi pauwi pa lang ng 7 p.m. Parang doon na siya nag-start na sinasabihan siya. Confirm na sinasabihan siya. Kasi ilang tao na yumawak sa kanya, nagwawala. So ang ginawa nila, so tinali siya sa kama. Nakatapat ng hindi kama. Nakatali siya. So habang tinatali siya, sinasabi ng mama ko na, kilala mo pa ba ako? Hindi daw. Yung papa ko, tinatry siyang i-exercise o ano man yan. Hindi niya kaya kasi papa ko, parang baguang pastor pa lang siya. Then, ang ginawa ng papa ko, tumawag siya ng mas senior sa kanya. So, itong senior sa kanya, parang medyo nanginig na. I mean, parang na ano na siya, na-bother na yung na siya, yung sinasaniba. So, tinanong nitong pastor, sabi niya, anong pangalan mo? Sabi niya, sabi ng sinasaniban, marami kami, may paparating pa. So, hindi pa nag-i-search yung nakakakilabot na na-experience ko. Kasi during na, habang nakatali siya, kasi yung nakatali siya sa loob ng church. So, lagusan, may isang pinto dito na lagusan dun, mula dun sa bahay namin. Nakita-kita yung sala, pati TV. So, ito yung pinaka-creepy na part na hindi ko makakalimutan. Sa sobrang takot namin, nagsialisa kami sa bahay. So, pumunta kami to church. Dahil katabi lang ng church yung bahay namin. Bumukas yung TV. Nakakakilabot. Sabi namin, wala, bumukas yung TV. Uy, patayin nyo yun. Sabi ng mga, uy, sino bang tao dun? Sabi niya, sabi ng sinasaniban, ako, nabukas ng TV. Then after nun, ito na, nag-start na magano yung pastor. Na nagtutura siya, habang nakatali siya yung kamay niya, naka-dirty finger, umiikot, yung ulo niya din, parang hindi mapakali. Ganun siya kalala, kung di-describe ko. So eventually, na-cast out din siya. So parang hindi pa natatapos dun yung story. After niya ma-cast out, yan, na siya na pastor, parang hindi siya matahimik. Yung nanggugulo sa kanya. Kahit saan siya magpunta, parang, halimbawa, titingin siya dito, nagsitalsikan yung mga nakaayos na CD na nakaayos. Tapos, misa dito sa CR, magugulat kami, ano daw, tumaob daw yung ano, nagsisigaw siya, nag-hysterical. So,
ang huli kong balita sa kanya, parang sinasaniban pa rin daw siya. At hindi ko na alam kung ano lang. At siguro may pamilya na ata siya ngayon. Pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay ko. At na-witness ko.